Ja. Higit pala sa inaakala ko ang aking pagkapopular. Ikinagagalak ko kayong makita. Alam kong ilan sa inyo ang kinabahan sa pagpunta nyo dito. Marahil marami sa inyo ang kusang loob na pumunta dito, ngunit may mga nakikita akong nakasuot ng botang panglakad. Akala nyo siguro ay maglalakad kayo. Sa halip, napunta kayo dito sa Siksikang Silid. Marahil ang iba sa inyo ay di nasiyan dito. Kung sakali man, pinapangako sa inyo, sisiguraduhin kung kayo ay mapupuno ng kaalaman. Tungkol sa napakagandang produkto at presyo ng Atome. Upang ihanda kayo kung sakaling mapagpasan yung sumali sa Atome. Pagkatapos niyong marinig ang lecture, kung may mga alinlangan kayo, katulad ng hindi ko nakikita ang punto ng paggamit ng produktong Atome, kung ibebenta ko lamang ito, o sa tingin ko, mas mabuting bilhin ko ang mga pang-araw-araw kong pangailangan sa retail store, TV shopping networks o sa internet, katulad ng ginagawa ko araw-araw, marahil hindi nyo dapat gawin ang negosyong Atome. Kung gayon, sino ang dapat sumali sa Atome? Ang Atome ay para sa mga taong kahit hindi sila kalahok, pipiliin pa rin nila ang produktong Atome dahil sa presyo at kalidad. Ito rin ay para sa mga taong pipiliin ang mga cosmetics ng Atome kaysa sa ibang tatak dahil mas mataas ang kalidad at mababa ang presyo. Ang Atome ay para sa mga taong kumbinsido sa kahigitan ng tatak ng Atome at hindi isiping bumalik sa mga produktong dati nilang ginagamit. Ito para sa taong marunong tumingin sa halaga nito kahit na hindi sila maging kontraktor ng Atome. Gagamitin pa rin nila ang produkto. Yan ang mga taong dapat sumali sa Atome. Kung ang mga hindi gumagamit ng produktong Atome ang sasali, hindi ako naniniwala na sila ay magtatagumpay. Bakit kaya? Kung pupwersahin mo ang mga tao na bumili ng produktong hindi mo pinapaniwalaan, dahil gusto mo lang kumita ng pera, hindi kasi seryosohin ng tao. Kaya kung hindi ka naniniwala sa produkto, magiging mahirap magbenta. Marahil mahirap paniwalaan, ngunit ang pagbibenta ay madali at masaya. Halimbawa, kung pupunta ka sa isang bagong kainan na malinis, masarap at tama lang ang presyo, syempre irerekomendo mo ito sa iba na subukan ang kainan sa susunod mapagpad sila sa lugar na iyon. Iyan ang sekreto ng pagbibenta. Siyempre, hindi ka babayaran sa iyong pagre-rekomenda. Ngunit masaya ka na ipagbigay alam ito sa iba. Dahil likas sa atin ang magbahagi sa iba na anumang bagay na mahalaga at mababa ang presyo kung nakapanood ka ng nakakaantig na pelikula o interesting na musikal. Nagiging salesperson ka sa oras na irerekomenda mo ito sa iba. Upang magiging madali at masaya ang pagbebenta, kailangan nitong matugunan ang pagkakaroon ng halaga. Kailangan ang halaga ay may katuturan para sa mga mamimili, kundi paano natin aasahang gugustuhin nilang makinabang sa pagbibenta. Kung alam mong nagdadala ka ng benepisyo sa iyong mga mamimili, hindi lang nagiging madali, kundi kawili-wili ang pagbibenta. Sa makatuwid, kung gusto mong maging matagumpay sa negosyong ito, kailangan mong maging masaya. Kung masaya ka, magagawa mo ito sa lahat ng oras. Kung talagang gusto mong magtagumpay, kailangang sigurado ka sa kahalagahan ng Atome. Ang Atome ay isang distributor. Sa madaling salita, namamahagi tayo ng pangkalakal na nagbebenta ng produkto para sa mamimili. Nagdadala tayo ng produkto sa mga mamimili sa pamamagitan ng direktang pag-uugnay sa mga gumagawa nito sa kanila. Ang kailangan mo lang malaman ay nagbebenta ang Atome ng mas magandang produkto at presyo kaysa sa ibang mga distributor. Yan ang pinakamagandang paraan para malaman kung ang distributor ay maganda o hindi. Nakikita nyo ng maganda ang ating kumpanya dahil sa gwapo nitong CEO. Alam na natin yan. Pero biro, kailangan nyong makita mismo kung nag-aalok tayo ng magandang produkto at abot kaya ang presyo. Tingnan natin ang iba sa mga produktong meron tayo dito. Ito ang 200 grams na toothpaste. Itong klase ng toothpaste ay kadalasang ibinibenta sa butika
sa presyong 10 hanggang 20 dolyar dahil may laman itong propolis. Subalit ang propolis sa toothpaste ng Atomy ay nalulusaw sa tubig. Kung tutuusin, ang propolis ay ginagamit na sterilizer ng bahay pukyutan at nagsisilbi itong likas na antibiotic. Ngayon, maraming mikrobyo sa ating bunganga, kaya nagkakaroon tayo ng sakit, sangipin at gilagid. Katulad ng gingivitis at pagkabulok ng ngipin. Sa kasawiang palad, hindi pwedeng irregular na gamitin ng antibiotic ang ating bunganga. Kaya itong di nakakasamang antibiotic ay ginamit sa toothpaste ng Atomy. Ang propolis ay hindi normal na natutunaw dahil selyado ito ng beeswax, kaya hindi masyadong epektibo sa bunganga. Gumawa ng espesyal na propolis na nalulusaw sa tubig ang KAERI. At gumamit ng may patent na teknolohiya upang gumawa ng epektibong toothpaste na may lamang propolis na natutunaw sa tubig. Ang epektibong toothpaste ay binibenta sa abot-kayang presyo kung ikaw ay isang eksklusibong distributor. Ang epektibong toothpaste na ito ay mas maganda kaysa sa regular lang, hindi ba? Siyempre, mas maganda. Mas mahaba ang presyo nito kaysa sa toothpaste na walang propolis. Maraming mamimili ang magbabago ng isip upang maging panghabang buhay na gumagamit ng produktong ito. Pagkatapos minsang masubukan ang epektibong toothpaste na ito, narinig ko na ang epektibo lamang ng paggamit nito ay hindi ka nagagamit ng iba pag nasubukan mo ito. Masaya ka na sa kalidad at presyo. Kaya nagiging tapat ka na sa tatak na ito. Gugustuhin mo ring gamitin ito ng ibang tao, katulad ng iyong pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Alam mong magugustuhan nila ito. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay ibahagi impormasyon sa pamamagitan ng iyong salita. Makinig kayo, hindi kayo pinupwersa ng Atomy na pag-aralan ang tungkol sa mga produkto katulad ng ibang multi-level marketing na negosyo. Walang dapat pag-aralan. Ano bang kailangan malaman? Kaano ba karami ang dapat malaman tungkol sa toothpaste na abot-kaya? Kinamit mo, nagustuhan mo, at mababa ang presyo. At kailangan mo lang gawin ay sabihin sa mga tao na maging miyembro at subukan ito. Ang ating produkto ay di nangangailangan ng maraming paliwanag. Ang ibang multi-level marketing ay sinasabihan kayong pag-aralan ang kanilang produkto, katulad ng mga sangkap, paano ito gumagana, at iba pa. Bakit kaya sa tingin ninyo? Isa lang ang rason para dito. Inihahanda kang depensahan ang mataas na presyo. Puro lang sila satsat. Ang ating produkto ay maganda ang kalidad at mababa ang presyo. Abot kaya ito, tingnan mo para makita mo kung gaano kaganda ito. Ginamit ko at talagang napakaganda, yan lang ang kailangan mong sabihin. Kaya ang ating negosyo ay maaaring patakbuhin ng mga taong hindi magaling sa pag-aaral o pagpapaliwanag ng mga bagay. Mangyaring itaas niyo ang inyong kamay kung hindi ka masalita. Sinubukan ko mismo ang mga sipilyong ibinibenta sa department store at retail store hanggang namaga ang aking gilagid. Siguro nagsipilyo ako ng 20 beses sa isang araw. Pagkatapos nitong mahirap na karanasan, natagpuan ko ang gusto kong gamitin ng mahabang panahon, kaya nakipag-ugnayan ako sa gumawa nito at nakipagkita sa may-ari. Upang maging katrabaho natin sila bilang supplier, ibinibenta nila ito sa 2.20 sentimong dolyar. Madalas silang may buy 2 get 1 free na sale. Ibig sabihin, nasa 1.60 dolyar, mas mababa ang presyo nito. Alin ang pipiliin nyo sa pagkaparehong sipilyo? Bibili ka ba sa retail store o sa Atomy? Siyempre, malinaw ang pipiliin. Nakita ko rin ang ramen na ito sa isang retail store. Sinubukan ko rin tumikim ng iba't ibang ramen. At napagpasyang ito ang pinakamasarap. Sa halip na gawa ito sa harina, katulad ng ibang noodles, ito ay gawa sa patatas. Ang 5 maliliit na patatas ay nakakagawa ng isang pakete ng ramen. Ito ay tinatawag na patatas na ramen. May mga ramen din ganito sa karamihan ng retail stores. At ibinibenta sa 1.45 sentimo bawat pakete. Ngunit ang ating ramen ay binibenta sa economical na presyo. Pareho ang kalidad dahil isa lang ang gumagawa nito. Pero gusto kong mas maganda ang kalidad ng sa atin. Kaya hiningi kong dagdagan nila ng mas maraming gulay sa sabaw.
Kahit na bahagya lamang ang lamang natin sa kalidad, gusto nating bigyan ng ating mamimili ng mas marami kaysa sa iba. Ipagpalagay nating ang kalidad ay pareho. Ang basehan ng pagpapasya ay ang presyo ng produkto. At kailangan mong bumiyay sa tindahan at masayang ng gasolina. Dadalhin ito mismo sa iyong pintuan. Kaya sa produkto ng Atomy, mararanasan ng mga mamimili ang pagtitipid sa paggamit lamang ng mga produkto. Tingnan nyo ang sobra sa laking bote ng lotion. May nagulat nang makita kung gaano kalaki ito at nagtanong kung alam natin ang ating ginagawa. Kinestyon niya kung paano tayo kikita ng pera sa pagbibigay ng sobra dahil matatagalan bago mangangailangan ulit ang mamimili. Gusto ko pa rin magbigay ng mas marami. Nagsimula ito sa 120 grams at dinagdagan natin ang laman upang maging 135 grams. Ang lotion na ito ay resulta ng may patent na teknolohiya ng KAERI na eksklusibong para lang sa atin. Misyon natin gumawa ng magandang produkto at seryosong ibenta ito sa pinakamababang presyo. Binibigyang din ko na di natatapatan ang kalidad. Kasing ganda ng magarang tatak. Kung kaya't kapag naghanap tayo ng bagong item, lagi nating hanap ang pinakamaganda. Ito man ay nasa department store o outlet store, lagi nating hinahanap ang may pinakamataas ang kalidad na produkto. Susunod, nakikipag-usap tayo sa mga gumagawa nito. Kapag nag-o-order tayo, lagi nating binibigyang din ang kalidad muna. Ang negosasyon sa presyo ay maaring sa huli na. Isang pagawaan ang di tumatanggap noong sinabi ko sa kanila ang presyo. Sabi niya, hindi ko ito katanggap-tanggap. Minsan sinabi ko, paano kung nagbibenta ka ng 10 milyon nito? Nagliwanag bila kanyang mukha. 10 milyon? Oo, 10 milyon. At 10 milyon nito ang nabenta. 1 milyon ang nabibenta natin bawat buwan. Ito ang pinakamabentang sipilyo sa kasaysayan ng Korea. Parahil hindi nyo alam dahil hindi tayo nagpapa-anunsyo. Ngunit hindi kayo naniniwala kung gaano naging popular ito. Sinabi ko sa mga supplier, gagawin kong mas madali ang mga bagay sa inyo. Paano kung magbibigay ako ng paunang bayad para sa gastos sa gamit? Maaari kayong bumili ng mga sangkap gamit ang cash. Kapag mag-import kayo ng materyales mula sa dealers pamilya ng mundo sa maramihang presyo, mababaan nyo ang kaunti ang presyo. Pagka-deliver, lagi tayo nagbabayad ng buo at cash. Hindi natin inuutang ating kinukuha. Pinabayaran agad natin ang cash, paunang bayad man, o pagka-deliver ng produkto upang patuloy ang daloy ng cash. Hindi natin pinapayagang magkaroon ng utang. Hindi kailanman ako pumirma ng IOU sa pagpapatakbo ng negosyong ito. Sa makatuwid, salamat sa mga espesyal na kondisyong ito. Nabababaan ng ating mga supplier ang gastos. Sinabi ko sa kanila, gumawa kayo ng bagong molding machine. Ano ba ang lumalabas sa bawat cavity? Mag-ugit kayo ng maraming cavity na malaki ang takbo at mabilis. 24 oras. Isang klase lang ng sipilyo ang gagawin ninyo. Kung gagawin nyo ito, siguraduhin kong bababa ang gastos. Kahit sa mababang presyo, kikita pa rin kayo. Noong sinabi kong hindi siya malulugi, tila hindi siya sigurado, ngunit ngayon, napakasaya niya. Naging buong otomatiko na ang pabrika. At tumatubo ito buong araw. Naglalabas lamang ang Atomy ng produkto kung kumbinsido tayo na walang ibang pabrika ang posibleng makatapat sa level ng ating kalidad. Kaya tinatawag natin itong absolute quality o ganap na kalidad. Ibig sabihin, walang sino mang makakatapat sa level ng kalidad. Mga matataas na kalidad ng produkto lamang ang mabibenta sa pamilihan habang pinapanatili natin ang mataas na level ng kalidad. Binababaan natin ang presyo sa abot ng ating makakaya. Walang makakatapat sa ating presyo. Ito ang tinatawag nating absolute price. Ginagawa natin ang negosyo na nasa isip natin ang absolute goal. Ang ibig kong sabihin sa absolute goal ay walang posibleng makakagawa ng mas maigi kundi tayo. Iyan ang ating layunin. Magkakaroon tayo ng kalidad na walang makakatumbas sa kasalukuyang kalagayan ng ating teknolohiya.
Yan ang layunin natin. Para sa presyo, nakikipagtawaran tayo sa mga supplier. Hanggang matamo natin ang posibleng pinakamababang presyo. Iniisip din natin ang ating mga kakumpetensya. Kahit na tayo ay may pinakamababang presyo ngayon, ang ibang distributor na nagbibenta ng mga produktong pangipin ay maaring dahan-dahang maghihirap mula sa pagbaba ng benta. Dahil papasukin ng Atomy ang mas maraming pamilihan. Ito ay kasalukuyang nangyayari sa industriya ng cosmetics sa Korea. Maraming mga kumpanya ng cosmetics na minsan ay matataas ang lipad ang nagiingalo dahil sa pagbaba ng benta. Habang patuloy tayong nagbibenta ng mas maraming toothpaste at iba pang produkto na meron tayo, hindi nagtatagal at babagsak din ang ibang kumpanya. Sa halip na panatilihan ang kanilang estratehiya, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang manatili sa pamilihan bago sila aalis sa negosyo. Katulad ng pagbaba ng presyo at pagpapabuti ng kalidad, ito ang pinakahuling pagtangka nila upang makaligtas. Dahil hindi basta-basta mamamatay ng tahimik ang mga kakumpetensyang ito, kundi gagawin nilang lahat upang manatili silang buhay, gaano man kalakas ang kanilang pagsipa at pagsigaw. Sa pamamagitan ng pagbaba ng presyo at pagpapabuti ng kalidad, sinisigurado kong hindi nila tayo matatapatan. Ang pulisiya para sa ating produkto ay ipapamahagi ang produkto na may prestige at may absolute quality at sa presyong abot kaya ng masa. Isang salita ang nabuo mula sa pagsasama ng dalawang salitang ito. Ito ang salitang mastige. Ulitin niyo ang sasabihin ko, mastige. Upang mastiyak, ang ibig sabihin nito ay marangyang produkto para sa mga ordinaryong tao. Ulitin niyo ang sasabihin ko, mastige. Laging itinuturo sa atin na ang magandang kalidad ay mataas ang presyo. At ang ordinaryong produkto ay hindi lang mura kundi mababa ang kalidad. Ngunit, ipinagmamalaki kong sinasabi sa inyo na ginagamit natin ang estratehiyang mastige kung saan lumilikha tayo ng magandang produkto na may absolute quality at ibinibenta natin sa absolute price na abot kaya ng masa. Kahit lumilikha tayo at nagdi-distribute ng absolute quality at absolute price na produkto, ang ating buong kumpanya mismo ay pinapamahalaan at pinapatakbo ng kaunting empleyado. Kung gayon, napapamahalaan natin ang pinakamababang gastos, kasama na dito ang iba't ibang gastos sa ating opisina, kahit na lumalaki ang ating benta ng 5 beses. Kinakailangan lang natin ang ilang dagdag na trabahador sa opisina. Siyempre, may mga bahagi kung saan kailangan natin ng mas maraming tao habang ipinapalawak natin ito sa buong mundo. Halimbawa, ang 50 sangay natin sa ibang bansa ay nangangailan ng 50 manager na kailangang sanayin. Maghanap tayo at magsasanay ng mas maraming tao kung kinakailangan. Ang isang opisina ay nangangailangan ng isang empleyado, hindi ba? Kaya noong binuksan ang ating sangay sa Taiwan, nagpadala ako ng staff. Kailangan niyang maghanap ng opisina at mga staff. At pumunta ang ating IT team upang i-install ang computer system. At ang ating accounting system ay nag-install ng bookkeeping program upang makapagsimula sila ng trabaho. Habang tinutugunan nila ang kailangan sa international na batas ng accounting, sa madaling salita, dahil pupunta tayo sa pamilya ng mundo sa hinaharap, kaya kailangan natin ng mas maraming tao upang ang ating sistema ay maging handa at tatakbong maayos. Upang mapanatili natin ang kasalukuyang level, isang grupo ng staff ang kailangan. Kamakailan lang ay binuksan natin ang sangay sa Taiwan. At inihahanda natin ang ating kalakal para sa globalisasyon. Nagbukas din tayo sa Singapore at papunta din tayo sa Indonesia, Malaysia, at sa ibang bahagi ng Timog Silangang Asya.
Sunod sa ating listahan ay China. Upang makapasok sa pamilihan ng China, ang kasalukuyang level ng ating produksyon ay malayo pa. Napakababa kung kaya tayo ay nasa proseso ng paggawa. Nang nangunguna sa Asia, sa totoo lang ang pinakamalaking paggawaan ng cosmetics sa mundo. Makakagawa ito ng 100,000 tonelada ng pampagandang produkto araw-araw. May rason kung bakit gumagawa tayo ng ganito kalaking planta. Ang ideya sa pinakamalaking pasilidad ng cosmetics ay harapin natin ang pinakamalaking pamilihan sa China, Timog Amerika at India na sigurado kung alam nyo ng lahat. Bansang malaki ang populasyon. Upang makapunta tayo sa mga lugar katulad ng Rusya at Europa, kailangan nating simulan ang pagpapatayo ngayon dahil aabuti ng ilang taon bago matapos. Nagsimula na ang pagpapatayo ng pabrika. Una, kailangan nilang maghalo sa malaking sisidlan. Ang mga sisidlan na iyon ay dadalhin sa China. Ang Colmar sa Beijing ay tumatakbo na ngayon. Dahil hindi ganoon kalaki ang kanilang pasilidad, kailangang palawakin. Pangalawa ay ang paglagay sa botelya. Ilagay sa botelya at babalutin ang produkto at ibibenta sa buong China may mga nakalagay na Made in Korea. Ang kasalukuyang sistema ng ating produksyon ay hindi sapat para tugunan ang pangangailangan ng mundo, kaya tayo nagtatayo ng pinakamalaking gawaan ng cosmetics. Ang susunod ay ang napakalaking pamilya ng Timog Amerika. Ito ang Brazil, Mexico, Colombia, Chile, Peru at Argentina. Ang mga bansang ito ay may malaking potensyal dahil malaki ang kanilang populasyon. Kaya naghahanda tayo ngayon sa pamamagitan ng pagtayo ng matibay na pundasyon upang maharap natin ang pamilihan ng mundo. Ngayon ang panahon para sa inyong desisyon. Magiging isa ba kayo sa mga taong mamamahagi ng mga cosmetics na ginawa sa pinakamalaking pasilidad sa mundo kung saan 100,000 tonelada ang binobombahan araw-araw sa benteng truck na kayang dalhin ang 5 tonelada o ikaw ay nasa ibaba ng tatsulok at manatiling isang mamimili lamang? Kung ang mga produktong ito ay may papamahagi sa pamamagitan mo, kikita ka ng tuneladang pera, may magdadala ng mga produktong ito sa mga mamimili. Ayaw mo ba na ikaw ang taong iyon? Simula pa lang ito para sa atin. Nagsisimula pa lang tayo. May dahilan kung bakit nagsimula tayo sa Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay isang tagpuan ng mga tao. Lahat ng mga lahi at katutubo sa mundo ay nakatira doon. Napakaraming Asyano sa Estados Unidos na kayang makipag-ugnayan sa kanilang pinanggagalingang bansa. Malaki din ang populasyon ng Timog Amerika. Lahat ng klase ng imigrante ay naninirahan doon. Ang mga imigrante ngayon ay kayang makipag-ugnayan sa kanilang pinanggalingang bansa. Kailangang magtagumpay ang mga taong iyon. Gagawin kong matagumpay ang mga tao sa Estados Unidos. Susunod, babaybayin natin ang Timog Amerika. Kung gayon, kailangan natin gawing mga royal master ang mga insik. Para sa mga malalaking pamilihan, kailangan natin ang pinakamagandang pasilidad. Ngayon, sabihin ninyo sa akin kung ipapamahagi natin ang produksyon mula sa pinakamalaking pabrika sa mundo. Tayo ba ay magiging pinakamalaking distributor sa mundo o hindi? Siyempre, oo. Kapag sinasabi kong tayo ay nagiging isang distribution hub, sasakupin natin ang pamilihan ng mundo. Hindi ko lang sinasabi ang gusto kong maging totoo. Ginagawa na ang mga ito. Nagsisimula na tayong magtayo at mamuhunan. Malapit na nating magawang totoo ang ating estratehiyang global. Ang laki ng ating sinimulang pagpapatayo at pamumuhunan ay maaring mas malaki kaysa sa iniisip nyo ngayon. Habang isinasaisip natin ang globalisasyon, ang mga executives, ang mga partner nating paggawaan, Colmar at Atomy, ang distributor, ay nagsisimula ng magtrabaho patungo sa globalisasyon. Malakihan ang ating pamumuhunan.
walang mawawala sa bawat isa sa inyo dahil hindi kayo mamumuhunan. Sa kabila ng dako, maraming mawawala sa mga mamumuhunan. Itinataya nila ang lahat, buhay o kamatayan ito para sa kanila. Hindi nyo pa rin ako pinagkakatiwalaan? Problema nyo yan kung hindi nyo kaya. Hindi ko kayo masisisi kung di kayo madaling magtiwala. Mabangis ang mundo sa labas. At kung hindi nyo pagkakatiwalaan kahit sino, hindi nyo mabubuksan ang pinto ng tagumpay. Meron dapat kahit isa na kaya nyong pagkatiwalaan. Nagmamakaawa ko sa inyo na makipagsapalaran sa akin. Alam nyo na ang layunin ng Atomy ay maging pinakamalaking distribution hub sa mundo. Isa yan sa ating mga layunin. Ang bisyon ng ating kumpanya mula simula ay di nagbago. Ang mga naunang miyembro ay kailangang magsaulo ng ating moto, prinsipyo ng ating pundasyon, bisyon at mga pulisiya bago sila maghanda sa pagtulog. Nagsasanay sila sa madaling araw. Hindi ko pwedeng paggawa sa inyong yan ngayon dahil napakarami nyo, may mahigit na 25 na mga miyembro noon. Pinabigkas ko sila ng malakas hanggang mawalan sila ng boses. Inaasahan kong isaulo nyo ang mga ito. Ngayon, ano ang bisyon ng ating kumpanya? Una ay members' success. Pangalawa ay maging isang distribution hub. Pangatlo ay ang maging isang premier company. Ang premier company ay nalalampasan kahit ang mga matataas na kumpanya sa pamamagitan ng konsepto ng Office Automation OOA. Trinatrabaho na rin natin ang maging kumpanyang walang taong namamahala. Yan ang paraan upang tayo maging premier company. Isa sa mga layunin ay members' success. Hindi natin ginagamit ang mga miyembro upang kumita ng pera, bagkus gusto natin silang tulungan upang maabot ang tagumpay. Kadalasang pinag-uusapan nila ang customer satisfaction. Marami na kayong naririnig tungkol dito, hindi ba? Tinatawag din ito ng iba bilang CS. At may mga matatalinong eksperto sa pamamahala ang nag-iisip. Mahalaga ring maantig ang damdamin ng mga mamimili. Kaya pinag-uusapan nila ang tungkol sa paano mapabilib ang mga mamimili. Bakit kailangan nating maantig ang damdamin ng mga mamimili? Upang bibili sila ng produkto at kumita tayo ng pera. Tama? Ano ang dahilan? Upang kumita ng pera at walang masama doon. Ang pinakadahilan ng pagpapatakbo ng negosyo ay kumita. Gusto kong mapabilib ng mga negosyo ang mga mamimili upang kumita sila. Kung hindi gumana ang pag-antig sa kanilang damdamin, kailangan natin silang suyuin. Binigyang diin ni Dr. Nguyen ng Seoul National University na kailangang mamamatay ang mga mamimili sa pagkakabighani. Ang malungkot ay bumababaw ang bulsa ng mga mamimili ngayon. Ang pinakamagandang paraan para maayos ito ay gawing matagumpay ang mga mamimili. Kailangan nating lagyan ng pera ang kanilang mga bulsa at tulungan silang makapag-ipon para sa gastusin sa buhay. Sa ganitong paraan, matutugunan ng Atomy ang mga mamimili na makapag-ipon ng marami kaysa sa pagbili sa retail stores, TV home shopping o sa internet. Mananalo ang mga mamimili sa pagbili at paggamit lamang ng ating produkto na higit na mataas ang kalidad sa lahat ng bagay na naroon. Gagawin ng Atomy na matagumpay ang inyong pagkonsumo. Ang ating cosmetics ay prinesyuang 5 o kaya isa sa 10 ng ibang tatak. Ang ating kapakipakinabang ng mga health supplement ay prinesyuang 1 sa 3 o 1 sa 5 na mga nasa pamilihan ngayon kung saan karamihan ay nasosobrahan sa presyo. Nabibigyan ng ating sistema ang mamimili ng magtagumpay sa kanilang paggastos sa pamamagitan ng pagbenta sa kanila sa mataas na kalidad ng produkto at abot-kayang presyo. Hindi sapat ang matagumpay na pagkonsumo. Nakakaranas tayo ngayon ng kahirapan sa pagkakaroon ng trabaho. Sa pamamagitan ng paggawa ng trabaho, natutulungan natin silang magtagumpay bilang mga negosyante. Kailangan nating makapaglagay ng pera sa bulsa ng mga mamimili
kung nararanasan nyo ang kahalagahan ng ating produkto, ang kailangan nyo lang gawin ay pamahagi sa mga tao at babayaran namin kayo sa inyong pagpapamahagi. Maglalagay ito ng pera sa bulsa ng mga mamimili. Sa makatuwid, layunin ng Atomy na tulungan ang ating mga miyembro na magtagumpay. Hindi natin hihikayatin ang ating mga miyembro na gumastos upang sila ay mas maghihirap at tayo ay mas yayaman. Gusto natin kasama natin silang yumaman at lumikha ng paradigm ng magkakasamang nagtatrabaho nitong mga panahon, ibang mga negosyo at nagpapatakbo ng sistema na lumilimas sa bulsa ng mga mamimili upang sila lamang makinabang sa negosyo. Sa huli, mas naghihirap ang mga mamimili. Ngayon, panahon na para ibalik ang pabor sa kanila. Paano? Babayaran natin ang 35% sa kanila. Hindi lang makikinabang ang mga mamimili sa halaga ng kanilang binibili, kundi 35% ng kanilang gastos ay babalik sa kanila. Alam nyo ba na ang magandang pagbili ay nangangailangan ng kakayahan? Kailangan nyo ng kaalaman sa teknolohiya. Bibili ako para sa inyo dahil kayo ay delegado. Upang makagawa tayo ng pinakamagandang kalidad ng produkto at ganap na masisihan ng ating mga mamimili, tayo ay asosasyon ng mga mamimili. Tayo bilang mga customer ay karapatang hingin sa mga gumagawa na dekalidad ng mga produkto at makatarungang presyo dahil ang ating kakayahang mamimili ay nadadagdagan. Ipinagkatiwala nyo sa akin upang kumatawan sa inyo sa pakipag-usap sa mga supplier dahil ako'y may kaalaman sa linya ng produksyon. Dito, sinunod ko lang ang kahilingan ng mga mamimili. Minamatsyagan ko ang maigi ang mga gumagawa upang pigilan sila sa magpalit ng napakalaking pagitan. Kaya masyadong malaki ang kanilang singil, naghahanap ako ng bagong supplier na magbibigay daan sa akin upang makakuha ng pinakamagandang presyo ng mga produkto. Dagdag pa dito, nakatipid ako upang makapalaki ng husto ang bayad para sa inyo. Katulad ng sinabi ni Royal Master Joe, hindi natin itinuturing na kakumpetensya ang ibang network marketer. Hindi tayo nakikipagkumpetensya sa mga ordinaryong negosyong multi-level marketing. Karamihan sa mga multi-level marketing na nag-aanunsyo na nagbebenta sila ng mababa ang presyo na produkto. Ngunit di katulad ng Batayang Aklat, ang iba sa mga kumpanyang ito ay di man nagbebenta ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Halimbawa, ang iba sa kanila ay nagbebenta ng demagnet na kutson. Isang bagay na di mo man lang nakikita sa iyong mga kapitbahay. Kailanganin sa darating na milyong taon. Nagbibenta sila ng walang silbing mga produkto. Hinding-hindi ito gagana. Ang pang-araw-araw na pangangailangan ay mga produktong lagi mong ginagamit. Shampoo, cosmetics, toothpaste, sipilyo, ramen, sopas, isda at iba pa. May mga bagay na ginagamit ng iyong mga kapitbahay kahit na ito'y ibang tatak. Dalawang rason lang ang dahilan kung bakit binibili at ginagamit ang mga produkto. Maganda ang kalidad at mababa ang presyo. Ganyan kasimple. Dahil alam mo ang katotohanan, mas mabuti para sa iyo na gamitin ang mga produktong inirerekomenda mo ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, na magbabahagi rin sa iba. Kaya lumalaki ang pundasyon ng mga mamimili. Ang mga multi-level marketing na gumagamit ng mga gawaing ito sa negosyo, hindi sila nagkakaroon ng masamang pangalan o masamang reputasyon. Hindi mangyayari ito kung katulad sila ng mga multi-level marketing na nasa Batayang Aklat, kung mas maganda ang kalidad ng produkto at mas mababa ang presyo, bakit hindi sila masyadong nabibenta? Ibinibenta nila ang kanilang sarili. Hindi nakakalampas ang mga isang araw na di gumagamit ng shampoo. Hindi nila dapat gawin ito. Paanong di ka magbibenta ng shampoo? Isipin mong isang araw ay di ka gagamit ng toothpaste. Gugustuhin mong magsipilyo ng ngipin. Ito ang mga bagay na ibinebenta natin. Ang ating mga produkto ay mga bagay na di mabubuhay kung wala ito. Magiging magulo ang iyong buhay. Iyon ang ating mga produkto. Kaakibat ng mga ito ay magandang kalidad at mababang presyo. Nagtataka ang mga tao kung paanong ang ating may maluwag ngunit maganda ang produkto. Hindi sila nababalisa sa pagdinig ng tungkol sa ating mga produkto.
Sang-ayon sila nga ating produkto ay maganda at mababa ang presyo. May mga taong naging miyembro ng mga multi-level marketing na napagtanto ito at gumamit ng ating produkto bilang mga mamimili lang. Noong sabihan silang gawin ang negosyo para sa kaunting cash, nagulat sila nang malamang tayo isang multi-level marketing. Sa totoo lang, walang pakialam ang tao kung ito ay multi-level marketing. Ginagamit lamang nila ito dahil sa kalidad at presyo. Maraming mamimili ng Atomy na katulad nito. Inaasam nating maging distribution hub. Ibig sabihin, gusto nating dadaan ang lahat sa atin. Halimbawa, meron tayong gulong ng bisikleta. Ang bahaging ito ay tinatawag na hub, tama? Gusto nating bawat distribution channel ay laging dadaan sa Atomy. Katulad ng paanong All Roads Led to Rome, isang bisyon ng ating kumpanya ay maging pangunahing distribution hub. Gagawin nating ang bawat produkto sa pamamagitan ng Atomy. Lahat. Marahil tatanungin nyo, magbibenta rin ba kayo ng damit, sapatos, muebles, mga gamit sa bahay, iba pang katulad ng mga discount store, department stores at internet shopping malls? Oo! Ibinibenta natin lahat! Maging distributor, nahaharap sa mahigit 100,000 klase ng item ang ating layunin at misyon. Dahan-dahan lang ang ating pagsulong. Isang item, bawat hakbang. Dahil tayo nasa yugtong, itinatayo natin ang ating organisasyon. Alam ko mula sa aking karanasan na maraming produkto ang hindi maganda. Kaya sa yugtong ito, nakatuon tayo sa pagpapalawak ng organisasyon na nagbibenta ng mga item at gumagawa ng mga seminar katulad nito. Kapag buo na ang ating pagpapalawak, mga pagpapakilala tayo sa mas maraming item. Kapag inilabas ang mga bagong item, tumataas din ang inyong bayad at mastership. Ngayon, kung ikaw ay nagsisimula, ikaw mismo ay gagamit ng ating produkto. Ngunit hindi ka pa kikita ng pera. Kung walang mga tao sa inyong mga downline, hindi kayo mababayaran. Kung kaya, ang una mong dapat gawin ay magsimulang bumuo ng iyong organisasyon. Ipinagpipilitan ng mga mahihinang tao ang di nakikitang produkto. Kailan ba magkakaroon ng pagkulay ng buhok? Di ko alam. Di pa nila natatagpuan ang gusto nila. Siyempre, magkakaroon din tayo ng mga produktong iyon. Nilininaw ko kahit ano o lahat ng mga pangunahing pangangailangan na ibibenta natin. Sinisigurado kong mayroon lahat ng mga bagay na kailangan nyo. Sa simpleng pagbili sa pamamagitan ng Atomy, hindi mo na kailangan pumunta sa mga retail o department store. May mga taong naguguluhan kung paano natin ginagawa ito. Mangyaring huwag niyong alalahanin ito dahil akong namamahala sa mga nakakalitong bahagi ng negosyo. Noong taong 2000, sinimulan ko ang isang internet shopping mall na nagbibenta ng mahigit 100,000 item. Meron ako ng lahat ng tatak ng cosmetics. Sa hinaharap, maglalabas din tayo ng iba't ibang klase ng makeup. Seryoso ako, maglalabas tayo ng magandang mga klase ng kalakal. Idadagdag din natin ang linya ng mga damit. Isang masayang trabaho. Di magtatagal at magsisimula tayo ng fashion line. Iniisip ko ang damit, panglalaki at mga damit panloob ng mga babae. Maganda ang kita sa terno ng mga lalaki dahil mataas ang margin ng tubo. Walang pakialam mga mababae kung maramihan ang paggawa ng mga accessories. Kaya may plano akong pasukin ang industriya ng fashion. Gusto kong simulan sa damit, panloob ng mga babae. Interesado akong gumawa ng isang linya ng may makabagong katangian at mga gamit. Maraming mga pagbabago na naghihintay magawa. Sa panty at bra ng mga babae. Ngunit ang mga panloob na nagpapakita ng magandang disenyo ay mahal. Naglalabas ako ng talagang maganda ang disenyo at abot kaya ang presyong mga panty. Katulad ng madalas ninyong makita, may panty line ang mga babae dito. Bakit ganoon ang pagkagawa? Bakit hindi iliko ang linya dito? Hindi kailangang maging thong, ngunit pwede nating alisin ang linya. Gagawa ako ng bra na mas malaki ang strap. Upang kapag itinaas nyo ang iyong kamay, hindi ka nahihirapan.
May mga babaeng mas malaki angkap ang nagrereklamo tungkol sa kanilang nagagasgas na balikat dahil mabigat ang kanilang hinaharap. Kaya palulugagin ko ang strap para masiguradong ang bra ay hindi madudulas kapag itinas mo ang iyong mga kamay. Dagdag pa dito, bakit may mga kulubot sa bahaging ito? Ang ating bagong bra ay maging higit na mataas ang gamit. Kaya pagpapantayin ang mga kulubot, may mga lokal na tatak na may gamit na magmumukha kang parang nakasuot ng bakal na armor. Hindi natin ikinakailangan ng alhambre para maging epektibo ang bra. May tiwala kung magagawa natin ito. May mataas na kalidad ng material, sumisipsip ng pawis, at dumadaloy ang hangin, maaari pang pagandahin. Meron akong magandang ideya kung sino ang kukontratahin para sa mga materyales. Di tulad ng mga sobra, sa presyong mga gumaganang produkto ngayon, gagawin ko sila ng mahusay nang sa ganon ay may pagmamaliki sila sa karaniwang presyo. Ganyan natin palalawakin ang ating kalakal. Iniisip na din natin ang mga girdle at corset. Maaari tayong magdisenyo ng sarili natin na mas mahusay ang gamit. Katulad ng pagsuporta sa tiyan para mabawasan ang puwersa sa likod, nagdudulot ng sakit sa likod ang malaking tiyan dahil ipinupuwersa natin ito. Kaya gumagawa ko ngayon ng disenyo na nakakabawas ng sakit sa likod at epektibong pang-ayos sa katawan. Habang lumalaki at dumadami ang ating kalakal, lumalaki din ang inyong pag-aasam na ipagpatuloy ang paggamit ng produkto at ibahagi ito sa iba. Ang kalakal ang mag-uudyok sa iyo na ibenta ito. Dapat aantigin ka ng kalakal at hindi ang kabaliktaran. Sa halip na pilit ang iyong sarili, gugustuhin mong sabihin sa iba kung gaano kaganda at kababa ang presyo ng mga ito. Kapag nasubukan mo at ikaw mismo ang gumagamit sa ganitong produkto, paanong hindi ka magtatagumpay? Ipagmamahagi ng atomi ang lahat ng mga kinakailang item sa mundo upang bawas isa ay mabuhay ng matagumpay at masaya. Ang atomi ang magiging pinto para sa lahat ng bagay. Hindi kulang kayo binibigyan ng mga salita at pangakong walang alam dahil ang atomi ay magiging hub ng distribution. Ipinangako ko sa inyo kapag nangyari ito, ipanganganak ang bagong mundo. Paano? Ang mga problema dito sa kapitalistang lipunan, katulad ng mataas na antas ng kawalan ng trabaho, ang lumalawak na puwang sa pagitan ng mayaman at mahirap, at iba pang di magandang isyu ay malulutas. Mas naghihirap ang henerasyon ng mga anak natin kaysa sa atin noong kaedad natin sila. Sa ating henerasyon ng ating diploma sa kolehiyo ang nagdadala sa atin ng trabaho. Bukod tangi ka kung hindi ka naghahanap ng trabaho gamit ang iyong diploma. Sa ngayon, bukod tangi ang makakahanap ng trabaho. Hindi natin lubos maisip ang kompetisyon sa paghahanap ng trabaho. Naging mahirap ang mga bagay ngayong araw at panahon. Naisip niyo ba kung bakit at paano tayo tumuntong sa panahong mahirap at walang trabaho? Ang kakulangan ng trabaho ay patungo sa kawalan ng trabaho na siyempre na pagpapalawak sa puwang sa pagitan ng mga mayayaman at mahirap. Habang ang 1% ay nagiging mayaman, ang natitirang 99% ay nagiging mahirap. May malubha tayong problema katulad ng mabilis na pagkawala ng mga nasa gitna. Bakit nangyayari ang mga problemang ito at paano natin ito masusolusyunan? Ang mga ekonomistang katulad ni Dr. Lee ay kailangan makahanap ng sagot. Ngunit sinasabi sa atin ni Dr. Lee na hindi pa rin nakakatagpo ng solusyon ang mga ekonomista. Sa tingin ko'y nahanap ko ang sagot sa loob ng atomi. May solusyon sa atomi. Ang hub ay isang bagay na walang mga tungkulin. Ang magandang trabaho ay nangangahulugang walang trabaho. Ang alam nyo ba kung sino ang totoong mayaman? Ang mga taong hindi kailangang magtrabaho, ang mga taong mayayaman. Hindi ko na kailangan magtrabaho ngayon, ngunit ako'y may panghabang buhay na kita at sapat para sa aking mga anak. May masasabing totoong nagagawa ito habang iniisip ang pera. Mga taong nagtatrabaho upang makapagpalagay ng pagkain sa hapagkainan o mga nagtatrabaho ng paycheck to paycheck.
o ay kasalukuyang may magandang trabaho, ngunit malayo sa pagiging kompleto. Ang ibig kong sabihin sa gawin gamit ang pera ay maaring may malaki kang ipon. O sistema ng pagkakakitaan na nagdadala ng matatag na kita. Kaya kung naglatag ka ng layunin na kumita ng pera, gusto mong maglatag ng detalyadong layunin. Hayaan niyong ipaliwanag ko kung ano ang magagawa ng distribution hub. Sabihin natin ang Atomy ay nakatayo dito. Pinapagawa natin sa labas ang produksyon. Pinapagawa din natin sa labas ang distribution. Kanino? Kayo, bilang mga miyembro ng Atomy. Wala tayong isang binabayarang kontraktor. Sino ang gumagawa ng pagbuo? KAERI ang bahala dito. O ibang laboratorio sa universidad. At meron tayong kasalukuyang supplier ng sipilyo at iba pa. At ibinibenta ito ng ating mga miyembro. Ang papel ng Atomy ay pag-ugnayin ang lahat ng mga taong ito. Yan ang ibig sabihin ng pagiging hub. Di dapat marami ang ginagawa ng hub. Ito ay katulad ng kumpanya ng telekomunikasyon katulad ng Sprint o Verizon. Pinag-uugnay ng mga kumpanyang ito ang mga gumagamit at mga terminal. Ang mga cellphone nyo ay isang terminal. Ang ahenteng nag-uugnay sa terminal na ito ay tinatawag na hub. Wala ang ibang dapat gawin ang hub na ito. Maaring abala sila nung unang nilikha ang sistema. Subalit kung ang kanilang mga technician ay magiging abala ngayon, ibig sabihin nagkakaproblema ang kanilang sistema. Ang totoong epektibong hub ay di kailangan gumagawa ng importante. Ang mga terminal na nakukonek sa hub ang dapat gumawa ng totoong trabaho. Kung kaya, kailangan nyo ring maging hub. Sinusubukan ng Atomy na maging distribution hub. Sa kakaunti nitong trabaho, dapat na pag-uugnay nito ang pabrika at bumubuo sa mga mamimili. Sa pagitan ng gumagamit ng terminal at ang hub, sino ang kumikita ng pera? Muli, may mga kumpanya ng telekomunikasyon sa pagitan ng gumagamit ng terminal at ang hub. Ang kumpanya lamang ang kumikita at ang mga gumagamit ay walang nakatanggap. Itinuturing silang mga walang halaga. Lahat ng mga pera na papunta sa hub, nakikita nyo ba yan? Kaya ang Atomy ang siyang lilimas ng kita. Ngunit kung ang Atomy lang ang marangya at walang pakialam sa mga supplier at gumagawa, di kalaunan ang mamamatay ang Atomy. Kung kaya't kailangan natin silang alagaan. Kailangan nating magtayo ng sistema na mas maganda kaysa sa ibang mga distributor. Ano ang mangyayari sa inyo? Kayo ay magiging mga terminal. Alam ko ang iniisip nyo. Oh, dahil si CEO Park ang hub. Tayo ay mga walang silbing terminal. Ngunit ito'y hindi ganyan gumagana. Ikaw mismo ang nagsisimula ng iyong sariling terminal. Ikaw ay nagiging mamimili sa pamamagitan ng paggamit ng produkto at patuloy kang maghihikayat ng sarili mong mga partner na magiging isang organisasyon. At saka hindi mo na aalalahanin ang pagpapanatili sa organisasyon. Bagkus ipapasa mo ang trabahong iyan sa Atomy. Dahil meron na tayong computer system, plano ng sahod, pagbibili at lohistika na matatag na nakatayo, virtual mong pinapagawa sa amin ang pagpapanatili ng organisasyon at ikaw ay nagiging epektibong hub. Kung tutusin, ang negosyong Atomy ay magiging base ng mga susi. Ibig sabihin, lahat ng mga proseso ay inoorganisa sa paraang ang isang ikot ng susi ay magsisimula ng lahat. Ang iyong layunin ay ipapagawa ang pagbibenta sa inyong mga partner upang ikaw ay magiging isang hub. Ang discount store ay isang hub at ang kanyang mga mamimili ay nalulugi. Ang kumpanya ng telekomunikasyon ay nagiging isang hub din na di patas ang pakikitungo sa mga mamimili dahil ang perang ginagastos ng mga customer ay di bumabalik sa kanila. Ang Atomy ay isang hub. Ibig sabihin, lahat ng cash ay kinokolekta dito. Ngunit hindi lang ang Atomy ang hub. Nagbibigay ito ng oportunidad para kayo maging isang hub. Ganito, tayo nagiging kapwa maging kapanipakinabang. Kung tutusin, ipinapasan nyo ang lahat sa amin. Ang accounting, buwis, pagbili, logistika at ang mga computer system
Kinagawa ko ng lalagyan ng mga susi sa Atomy. Mula doon, ang gagawin mo lang ay gumagawa ng network ng iyong benta at ipagawa sa iba ang pagbibenta. Dahil may mga terminal ka sa iba't ibang lugar, ikaw mismo ay nagiging hub. Sa makatuwid, kapag sinabi kong distribution hub, hindi ka lang hub ang Atomy, kundi bawat isa sa inyo rin ay isang hub. Sa madaling salita, ito ay isang sistema na gagawin kayong mga hub. Iyan ang totoong kahulugan sa likod ng bisyon ng Atomy na maging distribution hub. Hanggang ngayon, tayong mga ordinaryong tao ay laging inaabuso at ginagamit bilang mga pawang kasangkapan para sa mga malalaking kumpanya upang kumita. Mula ngayon, hindi na kayo isang paagusan ng kanilang mga kita. Sa halip na magbigay ng pera sa mga malalaking kumpanya, ipamamahagi natin ang mga pera sa ating mga sarili. Ang konseptong ito ay kilala sa Atomy bilang mastalism. Pinagsama natin ang mga salitang mas at capitalism upang malikha ang pinagsamang salita na mastalism. Ulitin niyo ang sasabihin ko, mastalism, mas capitalism. Ang totoong hangad ng Atomy ay itong mastalism. Tayong mga ordinaryong tao ay kailangang magsama-sama at gamitin ang ating lakas sa pagbili upang maging matagumpay. Sa lumang sistema, ang mga malalaking mga kalipunan lamang ang nagtatamasa ng tagumpay, habang ang mga ordinaryong tao ay kailangang magipit ng pera. Ngunit sa halip na gawin yan, kailangan nating paikutin ang pera sa ating mga sarili. Yan ang diwa sa likod ng mastalism. Tayo sa Atomy ay nagdedeklara, nalilikat tayo ng sistema ng ekonomiya kung saan ay babahagi natin ang yaman at makasamang mabubuhay ng matiwasay. Magaling kayo dahil pumunta kayo dito. At inaasahan ko ang matagumpay niyong buhay sa pamamagitan ng Atomy. Dito ako nagtatapos. Salamat sa inyong pakikinig.